mga kabata ang pinagkalooban para maging buhay na daluyan. July 22, pinagkalooban sa pamamagitan ng Espiritu. Huwag mong hayaang hamakin ang sinuman ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging halimbawa ng mga mananampalataya sa pananalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya, at sa kalinisan. Hanggang sa dumating ako, bigyang pansin mo ang hayagang pagbabasa ng kasulatan, ang pangangaral, at ang pagtuturo. Huwag mong pabayaan ang kaloob na sa iyo'y ibinigay sa pamamagitan ng propesya, na may pagpapatong ng mga kamay ng kapulungan ng matatanda. Unang Timoteo Kapitulo 4 Versikulo 12 hanggang 14. Dapat ituring ng bawat kabataan ang sarili na may halaga sa Diyos, dahil pinagkatiwalaan siya ng pinakadakilang mga kaloob na maibibigay. Isang pribilehiyo na maging buhay na daluyan, kung paanong ang Diyos ay makikipag-usap ang kayamanan ng kanyang biyaya, ang di masiyasat na kayamanan kay Kristo. Ang ating mga kasalanan ay maaaring mga bundok sa ating harapan, ngunit kung magpapakumbaba ang ating mga puso na nagpapahayag ng mga ito, na nagtitiwala sa mga katangian ng napako at nabuhay na tagapagligtas, mapapatawad tayo at malilinis mula sa lahat ng karumihan. Ang lalim ng pag-ibig ng tagapagligtas ay nahayag sa ating kaligtasan. Kung ating tatanggapin ang kaligtasang ito, ang ating magiging patutuo ay mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Efeso Kapitulo 1 Versikulo 7. Ang kautusan ng Espiritu ng Buhay kay Kristo Jesus ay ginawa tayong malaya sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Higit pa tayo sa mananagumpay sa pamamagitan niyang sa atin ay umibig at nagbigay ng kanyang sarili para sa atin. Dapat nating gamitin ang ating mga talento dito, sa sanlibutang ito mismo. Dapat nating akayin ang mga kaluluwa sa kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Juan Kapitulo 1 Versikulo 29. Gawain natin ito at maging kasiyahan natin na ipakita sa ating mga buhay ang di masiyasat na kayamanan ni Kristo. Makakagawa tayo ng araw-araw na pag-unlad sa daan ng kabanalan at patuloy pa rin na makatatagpo ng higit na mataas na aabutin, ngunit sa bawat paglaki ng espiritual na mga kalamnan, ang bawat paghihirap ng puso at utak ay magbibigay liwanag sa kasaganaan ng panustos na biyaya na mahalaga para sa atin sa ating pag-usad. Habang ating higit na pinag-iisipan ang mga bagay na walang hanggan, ay higit pa nating ihahayag ang laki ng sakripisyo ng tagapagligtas, ang pag-iingat ng kanyang katwiran, at ang kasakdala ng kanyang karunungan, at ang kanyang kapangyarihan na ipakita sa ating harapan ang Ama na walang dungis, o kulubot, o anumang gayong bagay.